ko yun. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, World. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Okay, eto nag sumakit ang ulo ko. Sa restream ano, something is wrong with restream and perhaps the relationship between restream and Facebook, no? So ngayon po, kumusta? Kasi kanina ho, naka-live na tayo sa YouTube, kaya lang naglalag ho tayo, no? So ito, subukan nun natin kung ito na ho yung this is it muna, no? Para po sa atin. No, but then again, maganda ho ang ating magiging discussion this evening. Okay, lima po ang topic natin, okay? Ito ho yung quote-unquote palpak nga ba na TV broadcast setup ng PBA dahil sa One Sports. What happens next to Mikey Williams? And of course, mga possible trade and movement sa liga. At saan nga ho ba po pwedeng pumunta ito pong si Robert Bolick? Mamaya po, try nating mahila si Homer Saison. Alam nyo, naiiya ho ako kay Boss Homer kasi kanina pa ho siya naghihintay, no, ng alas 8. No, I told him na on time tayo, kaya lang ho, nag-extend po yung PBA game kanina. It's because no, Converge and Token Text, no, have ended in overtime. No? But then again, it was the Token Text Tropang Giga winning it 101-98. And then in the first game kanina po, no, it's the Meralco Bolts trouncing ito pong Blackwater Bossing. Oh, request ho ako, konting heart, like naman po dyan para naman ho mas ganahan kami. At kung hindi ho inyong, kung inyong mamarapatin, eh paki-share na rin po yung ating broadcast. Para mas marami ho tayong mga tropa ang aabutan. Anton Alcantara, kumusta na? Kumusta ka rin, Idol? Okay, so gaya nga po ng sinabi ko kanina sa inyo na makakasama natin, ano, hopefully makasama ho natin mamaya ito pang si Boss Homer Saison. Ito naman ho si Boss Dodo Katakutan, ano, ay naghahabol lang ho ng ilang mga stories, no? At siya po'y papasok din ho sa atin, no? Okay, so pag-usapan ho muna natin ito pong ating coverage, no, ng TV. Yung lumalabas ho sa A2Z. Actually, hindi ho ito kasalanan ng A2Z, eh, no? Kasi, kumbaga, kliyente, lumapit ho sa kanila, no? Eh, yun nga lang ho, ang problema ho kasi dito is, hindi ho ganun kaliwanag yung signal ng A2Z. Kasi hindi naman ho talaga sila, you know, at the start of the year, hindi naman ho talaga nila in-expect, eh. No, na meron ho silang makukuhang malaking kliyente na may maraming viewers, di ba? So technically, 'di ba ang tanong ho dito is bakit nag-opt ito pong One Sports not to air yung live games ng PBA diyan po sa A2C, which is not basically on free channel. Nasa free channel ho ba 'to? Pwede niyo ho ba akong sagutin, mga kaibigan? Okay? So para ho alam natin kasi hindi na wala na ho akong TV, eh, no? Naka Netflix na lang ho tayo at saka Disney Channel, no? Disney Plus. Okay? So ito, nagbabasa ho ako ng mga messages ninyo ngayon. Alright, so yung mga gusto hong mag-live mamaya, okay, comment, message nyo lang ho ako dito sa Facebook page natin. Tapos bibigyan ko ho kayo ng link, okay? Huwag nyo lang ho ikalat, no? Kasi hindi pa ho nakaayos yung system natin. Si Mark Edison, PBA, ni isang game kanina, walang binroadcast, bad trip. Tapos kung meron man, paputol-putol. Actually, hindi naman ho, na-broadcast naman ho, ano? Tama ba ako? Nasa A2C siya? Okay, so mamaya, manghihila ho tayo ng mga viewers natin. So punta ho kayo sa Facebook page ko ng Snowbado. Ito, ginagawa ho natin ito, mga kaibigan, para ho mabigyan ho ng platform ulit yung atin pong mga viewers. Kasi nga po, wala nang spin.ph muna eh, na spin POV. Okay, so ito, ginagawa ho natin ito temporarily. Pero hintayin nyo po, no? May niluluto ho kami nila Boss Dodo, nila Boss Homer, no? Okay, para mabigyan ho namin kayo ng sync kalidad, no, na ibigay po namin sa inyo when we were together dyan po sa Spin POV. Sabi ni Sponge Prince, wala nang pambayad ng PBA.
Okay, hindi naman sa walang pambayad. Pero ang issue kasi dito natin, mga kaibigan, is wala na hong spot yung one, yung Channel 5 and TV5 para ilabas ho yung ito pong PBA. Kasi nga po, pumasok sa kanila yung mga shows ng ABS eh. Tandaan nyo ninyo, yung ABS, wala hong sariling channel ngayon. Diba? So, ang nangyari ho, is rumenta sila sa TV5. Diba? Nagkaroon pa nga ho ng issue yan eh. Diba? Parang hindi pinayagan dati ng Kongreso. Tapos, ayun, dun ho nila nilabas. So, na-bump off po yung PBA. Kasi ang isang problema rin ho kasi for a network, no, for a TV station, is yun pong ano, yun pong issue ng kumbaga kung paano mo i-manage yung schedule mo. Kasi po ito pong PBA, as we all know, is on and off yan eh, di ba? May off season, tas may mga laro, may mga games ho na hindi ho talaga pinapanood ng tao. Di ba? So, ito sabi nga nitong si Paul Jerome Guevaras, free sa PBA Russia Signal. Kaso kailangan mo mag-subscribe ho sa Signal, di ba? Okay, tapos, yun nga. So, ang nangyari ho kasi dito is torn between yun pong 1PH o ito pong TV5. Kung tatanggapin nila yung bayad ng ABS, yun yung pagkakaintindi ko kasi galing rin ho ako sa TV eh. Diba? So, bibili ho ng magba-black time ho yan eh. So, pag nag-black time yan, in the amounts of 100 million siguro yan. Hindi naman 100 million. Diba? So, parang tinanggap ho nila yun, diba? And at the same time, po, pwede hong mag-rate kasi yung TV5, yung 1PH, no, through the shows of ABS. Alam naman ho natin yung mga kalidad ng mga shows ng ABS, eh, di ba? Oh, si Robert Bolick, nanonood sa atin ngayon. Robert Bolick, topic ka namin mamaya. Diyan ka lang, relax ka lang, ha? Kung hindi ka lang magkakaproblema sa negosasyon mo, in-interview ka na namin ngayon. Okay, nakita ko sa Twitter na parang sa Pilipinas Live app nagkakaproblema din ha, John Dennis Gomez Amarante. Okay, mamaya hihila ho tayo ng mga viewers natin. I-message ho ako sa Facebook page ko ha, yung nakatayo ako tapos may motor sa likod ko tapos may mga damo-damo. Okay, yun ho yung ginagamit ko yung account dito eh, no? Okay, yung mga gusto hong mag-live, okay? So, kukunin ko rin ho yung mga komento ninyo mamaya, alright? So ito, yun nga, ano, itong ini-explain ko lang ho sa inyo yung sitwasyon, yung dilema po ng 1PH at ng TV5 regarding nga itong PBA coverage. Kasi sabi ko nga po sa inyo, on and off po yung PBA season. So meron ngayon, buka, next month, wala, kasi bakasyon, di ba, break. So ano ang ipapatche mo dun ho sa time slot na nabakante nito? Pagka, hindi na rin ho kasi pabor para sa mga publiko, yun pong replay eh, ng mga games. Di ba, unlike dati, papanoorin mo. Kasi ngayon, nasa YouTube na eh. Yung mga replay ng mga games o yung mga live, ipinopost na rin ho yan ng One Sports, di ba? So, hindi na rin ho advisable na mag-replay ka ng mga games, di ba? Kung gagamit ka naman ho ng mga lumang laro, hindi naman ho nakaka-relate yung mga millennials tsaka yung mga Gen Z. So, ngayon, win-win solution para ho sa 1PH talaga, yung papasukin nila yung mga shows nito pong ABS-CBN. Kasi nga po, unang-una, sureball ho yung viewers mo dyan. Sureball kita yan kung naka-black time setup po yan, di ba? Sabi ni Jeff C, MPBL ata na si GMA, buti pa MPBL, ang ganda ng channel. Hindi ho kasi makatalon sa GMA ito pong PBA tsaka yung 1PH kasi under contract ho sila. Hindi ko alam, parang ngayon taon matatapos yan o next year. Parang 5 taon yan eh, di ba? So, kailangan hong matapos yon. And then, eventually, magnenego. Kung yung PBA po, magpapabid, tatanggapin yung alok po ng GMA, eh, nasa sa kanila po yon, di ba? So, tandaan nun ninyo, millions of pesos po ang halaga. Yan pong, ano na yan? Yan pong kontrata na yan. Yan pong rights na yan. May rights po kasi na binili. No, ito pong One Sports, dyan po sa PBA. So, kumbaga, binayaran nila. O, kunyari, 150 million, 5 years, sa amin yung rights niyan. Kaya nga po, mahigpit din yung PBA. Kaya naiintindihan ko rin eh. No, yun pong One Sports. Kaya lang, ang kinasasamahon ng loob ko, yung live ho natin last time dito sa Facebook, binlock ho nila all because of a 3-minute video of Junmar Fajardo that we borrowed. No? Take note, we borrowed. Nilagyan na ho natin ng courtesy. We even texted some of the bosses, pero ito, may isang boss ho ng One Sports ang nag-message sa akin kanina
na they are already investigating the matter, no? Kasi nga pinablock ho nila yung buong 1 hour and 15 minutes sa broadcast natin last time, all because we borrowed a 3-minute a video, no, that only spanned around 3 minutes, di ba? So ang kinaiinis ko lang, oh, bakit yung page ko, di ba, in red flag nyo? Bakit yung mga ibang mga vloggers sinahayaan nyo lang? Di ba? Ano yun? Kasi yung isang batas dapat applies to all. Tama? Di ba? Dapat kung binlock nyo si Snowbado, i-block nyo rin lahat yung mga vlogger na yan. Iba nga, oh, laki-laki na kinikita. Kami nga ho dito, hindi naman ho pera habol namin dito. Gusto lang ho namin ulit magserbisyo. Kasi nga po, di ba na disenfranchise yung mga viewers ho namin sa Spin POV dati. Idol, may chance ba na kunin ng TNT si Don Trolliano pamalit sa nawalang scoring ni Mikey? Ito, ayusin natin, pag-usapan natin yan, ha? Pag-usapan na natin itong tungkol kay Mikey Williams, no? At pag-usapan din ho natin mamaya. Ito pong iba pang mga topic natin, yung A2Z, pag-uusapan din natin yan. Hopefully, pag nakasama na natin si Boss Dodo, and we're trying to reach itong si Boss Homer Saison, para marami ho tayong mapag-usapan. Mikey Williams, ano posibleng maging mangyari sa kanya. And then, ito pong mga player movements. Ang dami ko mga nasagap na mga posibleng maganap, no, sa PBA in the next few weeks. Okay? Kaya wag ko kayong alis. Babalik po ako agad. Stay stuck. I never shy away from challenges. I'm not afraid to take chances. Dito ko kasi masusubukan kung hanggang saan kaya ang aking limitasyon. Huwag kang matakot to leave your comfort zone. Life is a sport. You win if you play it well. Just like this game, ang bawat kiss-kiss mo ay minaghihintay na panalo at papremyo. Dahil bawat card na bibilin mo, may matutulungan kang atletang tulad ko. Hi, Coach Anoy po, coach ng Go for Gold Triathlon. Pag walang training, tapos na yung gawa ng bahay, ito lang talaga ang reward ko sa sarili ko. Mag-kiss-kiss ng Go for Gold scratch card. Mag-kiss-kiss ng Go for Gold scratch card. Baka yung reward ko, may reward din sa akin. Sayang, hindi ako nanalo. Pero alam niyo ba, ilang beses na ako nanalo dito. In fact, nakabili na ako ng gamit sa bahay ko. Sana kayo rin po, subukan nyo mag-scratch it. Go for Gold. Makatulong pa kayo sa atletang Pilipino. Matulungan nyo pa ang coach na katulad ko. Tara, let's scratch it na! For the past 2 years, I have been at a very important chapter of my life, playing the game that I love. Nothing beats the feeling of overcoming your weaknesses and hitting new strides. I may have fell short of my target sometimes, but I won't stop until I get there. After all, my primary goal from the beginning is to go for gold. Please help me achieve my goal, our goal, buy Go for Gold cards and be part of our success. Our pride, our country, our cards. Go for Gold, helping Filipino athletes achieve excellence. All right, so we're back here. Salamat po sa Go for Gold at sa Scratch It, sa kanila pong suporta sa aming grupo. Not necessarily in this show, no? Pero yung grupo namin, ano, isa sa mga clients kasi natin yan, ano, that we support. Visit nyo yung page nila, yung Scratch It, tsaka yung Go for Gold PH. Namimigay po kami doon. 2 weeks ago, noong November 1, may nanalo po 200,000 doon sa Pera o Scratch It. Game show ho yun. Ako ang magiging host doon for the next 2 weeks. Okay? Ayan, batiin natin si Birdie at tsaka ang Basketball Republic. Salamat po sa inyong panonood. Okay, so mamaya po, ini-invite ko kayo na mag-message sa Facebook page ko, tapos sabihin nyo lang po, I want to join the panel, okay? Tapos bibigyan ko kayo ng link, no, para makapaglabas ho kayo ng saloobin tungkol sa coverage nitong A2C, no, ng PBA, and then tungkol sa mga issues natin. Okay, so pag-usapan na muna natin. Mamaya, tatalakayin din natin ulit itong mga topic na ito with the Boss Dodo Katakutan. Mukhang mahirap na ho natin mahila. Ito pong si Homer Saison.
Okay, so pag-usapan po muna natin, mga kaibigan, ito po ang talk and text. Okay? So ito ha, ang issue ngayon sa talk and text is that yun pong Converge, no, na namamalahibo, no, kasi yung Converge, nawala ng mga stars yan eh. Hindi ho nila binenta, hindi ho nila pinakawalan, hindi ho sila nagpaka-farm team. It's just that, di ba, inuna ho nila yung pride nila eh. Di ba? So may mga hiniling po ito mga players na to, na tingin nila hindi naman worth na value ng mga players na yon. So they just opted na pakawalan na lang, di ba? Without any strings attached. Okay? So ang nangyayari ho dito, sabi ko nga po sa inyo, kung yung katulad po ng Converge na struggling, nahirapan ho yung token text, inabot pa ho ng overtime bago sila makahila ng isang nail biter, e paano pa ho yung mga top teams na, di ba? So ang totoo ho kasi dito, mga kaibigan, is malaking bagay din ito pong kawalan nito pong si Mikey Williams sa kanila, no? And then injured nga po itong si Pugoy, wala pa rin si Kib Montalvo, 'di ba? So ito, may inilabas nga po si Boss Homer Saison a few days back, no, na trade na posibleng involving ito pong Converge at ito pong TNT. So ang tanong ko dito, kailan matutuloy? Okay, sa ngayon po, mukhang naka-hold pa yan. Siguro after the season na, mangyayari yung, pang, yung trade na yan involving Kevin Louie Alas. Na, alam nyo naman, oh, pag sinabi nitong si Homer, nangyayari ho yan kasi nakakausap din ho niya yung mga higher management nito pong mga teams na ito. Okay? So, ang tanong lang ho dyan, gaya ho ng mga sinasabi ko sa inyo ng mga trades before, is kailan po ma-execute? Diba? Yan yung ano eh, minsan nadidelay, minsan dinidelay, o hindi na talaga tinutuloy. Diba? Para ho, magmukha kaming tanga. Diba? But then again, ito ho, may possibility ho na mangyari rin ito. Yun nga lang, kailan at kung mababago ba o marirevise. Okay? Pero ito ho yung mga nasagap natin ng mga balita lately. Ha? Kasi ho, ito, ano ho ba? Tanungin ko ho kayo. No, reshare ho kayo, tsaka like naman sa broadcast yung mga viewers ho natin sa YouTube. Mamaya ako na lang ho i-air ng live itong broadcast natin. Ha? Nagloloko ho yung system eh, nag-aang. Okay, so ito ang tanong ko. Sa ngayon, ano ho yung kulang sa talk and text? O, sige, tanungin ko kayo. Ano hong posisyon ang kulang at bakante at hirap, no, na nangangapuhap ngayon ito pong talk and text? Di ba? Ano? O, kanina, hindi ko napanood yung laro kasi nabisi ko ako dito. Okay, hintayin ko yung mga comments ninyo sa baba. O, Kyle Rendell, Kenneth Barredo, Alvin Celajes. Salamat po sa inyo mga panonood. Uy, si Gio Umbal. O, eto, alam ko, lalaro na si RHJ kanina. Hindi pa pala naglaro. Hindi ko napanood eh. Alam ko, babalik na ho kanina eh, di ba? So, hindi pa pala natuloy. So, shooting guard na scorer at saka center na bata. Tama, no? Kasi injured sa kanila si Poy Aram. 3 months pa bago makabalik. Si Kib injured din. Tapos itong si Pugoy, hindi alam kung kailan makakabalik. So, unang-una, yan. Dati, oh, ang kulag lang ng token text. Nung andyan si Mikey, di ba? Andyan si RC. Yung talaga pong legitimate center na po pwedeng tumapat sa big man ng mga San Miguel teams. So, ngayon, wala na nga ho silang legitimate center. Aging pa yung big man nila na si Kelly Williams. Nawala pa ho si Mikey Williams. Nawala pa ho si Roger Pugoy. Wala rin si Kib Montalvo. Wala pa rin po si Poy Aram at si RHJ. Okay, so ano ho kaya ang posibleng mangyari ngayon ito? Dito ho sa talk and text. At ito nga po, mga kaibigan. So ayon ho sa ating mga nakakwentuhan kanina, malaki po ang posibilidad na gumalaw po itong talk and text in the next few weeks, no, to address yun pong loopholes ng kanilang team. Dalawa ho, yung nasa radar, di umano nito pong talk and text management ngayon. Ready na po ba kayo to hear kung sino po yung dalawa na yan? Saglit. Mga Repapis, ano ang tawag sa puno? Teka lang, ano ba to? Naga-abnormal ho yung mga video natin. Okay, so ito na. Ito pala, tama ka boss, Erickson. Sorry ha, hindi ko talaga napanood yung game kanina kasi nag-prepare po ako for the program. Siguro since 2 o'clock, ginagawa ko na ho ito. As you can see, makulay naman ho yung video natin, di ba?
So ito ah. So ito, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga 3 months, 4 months po ako hindi nag-update ng basketball at PBA, pero I'm trying to catch up. At pangako ko nga po sa inyo, dahil gagawin na nga po nating regular, ito pong ating broadcast. Okay, tayo po ay maghahabol ulit ng mga impormasyon. Okay, so yung mga kuliglig, ayan, magbabalik po yan. Sabi ni Jomar Banji Taluyo, ejected si RJ, RHJ. Okay, binato ng bola sa ulo si Nieto. Okay, na-eject si RC, sabi ni Jovi. Okay, salamat sa information ha. Inamin ko naman sa inyo, hindi ko napanood yung game kanina. Okay, so eto ho yung isa raw sa mga tinatarget ng token text to address. Yung kanalo pong vacuum sa backcourt. Ready na po ba kayo? Ayan po siya mga kaibigan. So ito po yung isa ho sa mga tina-target daw ng token text ngayon, no? The guys from Blackwater, Christian Davide, 6'6" guard. Na sa ngayon po hilaw pa eh, 'di ba? So ang tanong ko dito is kung mahihinog ba to na maaga eh, mapupunta na agad sa TNT. Pero ang sabi nga po ng ating mga kausap, isa na ho ito sa mga iniispata na, di umano, ng TNT team. Ito nga pong si Christian David. Pero ang tanong ko po dito mga kaibigan is yan, si Mr. Jusel Jose, yung mamang nasa kanan, nangako yan sa mamang nasa kaliwa eh. Diba na hindi ho muna sila magte-trade siguro ng 1 year ng mga key players. Diba? So, ang tanong ho dito is hanggang kailan po yung pangako na yon? Kasi hindi naman ho sa minamalit natin yung Blackwater. It's just that, you know, sila ho yung usual culprit pagdating ho sa mga trading of key players papunta ho sa MVP group eh. Okay, so ngayon, malabo pa ho yan si Christian David kasi hindi pa hinog. Bibigyan muna ng playing time doon kasi pagka nilipat ho agad sa token text yan, hindi ho niya makukuha yung kumpiyansa na kailangan ho niya. Pero matindi ho yan ha, 6'6", ang laki. Diba? Mismatch na agad. Kumbaga, pag na-develop mo to, parang taller version ni Gabe Norwood eh. Si Earl Arjan Serrano Barba, kailan mag-guest dyan si Dennis Principe? Don't say bad words. Eto sabi ni Claro Alona, hindi maganda ang first game ni Christian David Idol. Oo nga, yun nga yun. Kaya nga ako nakalagay sa text natin kanina, eh kung maaga bang mahihinog, kailan makukuha? No, pero syempre, nasa radar na yan. At unless may mga bagong bata na pumasok o may mga trade na i-alok sa kanila. Eto yung isa. Ready na ho ba kayo sa isa? Sa pangalawa? Na target di umano ng token text. Token text ho yung sinilip natin ngayon kasi sila ho yung posible talagang gumalaw eh. Kasi nga po, sila ho yung kailangan na mag-improve ng team. Otherwise, magiging forgettable yung kanila pong campaign ngayon taon. Ito yung isa. Nakikita nyo yan. So, nasa radar nga ba ngayon ng TNT? Ito pong si Ray Suerte. Ang sagot, 70%. So, alam nyo, kung meron ho kayong kailangan na kung tatagal ho si Roger Pugoy na naka-sideline, kung hindi na ho talaga makakabalik, ito pong si Mikey Williams, eh, yan ho yung talagang fit to a T para ho dito sa token text, si Ray Suerte. Okay, shooter po yan. Diba? Tapos, magaling din mag-set ng play. And then ang isa pa ho dyan is yun na nga, 'di ba? Dati na nila tao 'yan. Player nila dati sa Gilas 'yan eh. Si Ray Suerte, kung matatandaan ho ninyo. Ang tanong lang po dyan ngayon, mga kaibigan, is kung babalik si Chot Reyes, kukunin niya kaya si Ray Suerte? Kasi ito po 'yan, ha. Ito, nagkukwentuhan lang ho tayo. Kung mapapansin niyo, yung mga bata po nitong si Tab Baldwin dati, ayaw niya. 'Di ba? So yung mga dati yung mga alagad dito pong si Tab, parang ano siya eh. May pagdadalawang isip siya, eh, 'di ba? Pero syempre, laman siya na ho 'yan, no? 'Di ba? Pero ang tanong ho dito, ibibigay po kaya yan ng Blackwater ito pong si Ray Suerte? Pero kayo, tinatanong ko ho kayo ngayon. Tingin niyo ho ba pwedeng punan ito pong si Ray Suerte, yung kawalan, ito pong absence, no? Ito pong pagkawala nito pong si Mikey Williams at saka nito pong si Roger Pugoy, no, sa lineup, no, sa roster nito pong Token Text, di ba?
Okay, so kayo po, tinatanong ko. Sabi ni Ton Grabiel, wala kasing dinidevelop na players ang ilang PBA teams. Gusto, sudden impact. Kulang sa coach. Actually, sistema na ho yan eh, no? So, kung yung PBA lang po is only allowing yung mga teams, no, lalong-lalo na yung mga nasa baba, to develop, no, to improve naturally, di ba? Eh, ganun ho yung magiging sistema niyan. Para sa ibang mga liga, di ba? Yung mga dating nasa baba, sila ngayon yung mga nasa taas. Di ba, slowly but surely, umangat sila. Pero sa NBA ho kasi, ganyan na rin yung nangyayari ngayon eh. Super team na agad eh. Instant development, di ba? So kayo po, ano masasabi ninyo? Can Ray Suerte fill the vacuum, the void left by Mikey Williams? No? Eh, siyempre, iba pa rin yung kalidad ng Mikey Williams. Pero siyempre, kung may shooter ka, kahit papano, magkakaroon ka ho ng konting tapang sa yung arsenal. Di ba? So ito, teka lang ha, babalik ho kami agad. No? Ito, ready na po si Boss Dodo Katakutan. I'll be right back. Huwag ho kayong aalis. Stay stuck. Marami ho kaming pag-uusapan. Alright? Mahirap po magsalita na mag-isi. Tapos, huwag ho muna kayong bumitaw ha. Diyan lang ho kayo. Saglit lang. I never shy away from challenges. I'm not afraid to take chances. Dito ko kasi masusubukan kung hanggang saan kaya ang aking limitasyon. Huwag kang matakot to leave your comfort zone. Life is a sport. You win if you play it well. Just like this game, ang bawat kiss-kiss mo ay minaghihintay na panalo at papremyo. Dahil bawat card na bibilin mo, may matutulungan kang atletang tulad ko. Mga Repa Pins, ano ang tawag sa puno na namumunga ng pera? E di money tree. Pag sexy ka, kahit pito na ang iyong anak. Red Hot 7. Iniwan mo mga kasama mo at nakakita ka ng puno na saging. Go Bananas! Yan ang scratch cards na pwedeng magdala sa'yo hanggang 1,000,000 piso. Subukan na ang swerte. Mag-scratch it. Produkto ng PCSO. Available sa lahat ng Lotto outlets sa 3 sellers nationwide. Pili na! Tanging may edad 21 pataas lamang ang maaaring bumili at maglaro ng scratch it cards. Keep it fun. Game responsibly. For the past 2 years, I have been at a very important chapter of my life, playing the game that I love. Nothing beats the feeling of overcoming your weaknesses and hitting new strides. I may have fell short of my target sometimes, but I won't stop until I get there. After all, my primary goal from the beginning is to go for gold. Please help me achieve my goal, our goal, by Go for Gold cards and be part of our success. Our pride, our country, our cards. Go for Gold, helping Filipino athletes achieve excellence. Sa panahon ngayon, napakahirap maghanap ng trabaho. Alam naman nating lahat yan. Lalo na yung mga nanay na hindi maiwan ang kanilang mga anak at asawa. Sapagkat alam naman niyo, mahirap ang mahiwalay sa pamilya. Pwes! Ha, ito na. Pwes, inaanyayahan ko kayong maging reseller ng Scratch It at Go for Gold Games. Interesado ka? Tawagan o i-text ang mga numerong ito at bisitahin ang Scratch It at Go for Gold FB pages. Kahit na may pagkakataon, nabigo akong abutin ang aking target. Hindi ako napapagod sumubok ng sumubok. Kasi sabi nga nila, baka sa pag-ayaw mo, andun na pala ang tagumpay na hinihintay mo. Ganito rin ako sa paglalaro ng favorite Go for Gold scratch card ko. Try lang ng try. Who knows, baka yun ang susunod na milyonaryo. Alright, we're back here in the show! So ito na, hindi na po ako nag-iisa. Kasama ko na po yung aking bossing, si Boss Dodo Katukutan. Boss Dodo, gandang gabi sa'yo. Welcome sa program ulit. Thank you ha, sa oras, boss ha. Boy, salamat. Salamat, Snow. And gandang gabi po ating mga barkada dyan. Boss, kanina habang wala ka pa, diniscuss ko na itong coverage ng PBA, no? Yung paglabas sila sa A2C. If you're going to grade this one, no, with the high of 100, lowest of 50, ano i-grade mo doon sa paglabas nila sa A2C at doon sa mga complaints na nakukuha rin natin kahit sa page natin, Boss Do? Oo nga eh. Dami naming reklamo natatanggap sa comment section ng spin. Eh. So, understandably, and I think it's understandable. Kasi sinusubukan ko rin eh. I was trying to
compare yung signal doon sa PBA Rush doon sa A2Z. Pero parang medyo ano eh, medyo malayo eh, no. Oh. Ang common na, ang common na complaint na na-encounter ko is yung signal daw mahina. Totoo ba 'yun? Totoo ba 'yun? Ayan, nakikita mo sa screen, 'di ba? So considering na napaka-galing ka sa isang TB5 na napakalaki yung signal, tapos napakaganda pala, and now pupunta ka ng A2Z, what does that tell you, di ba? Oo, correct. Pero boss, ikaw ang tatanungin ko, ano dapat gawin dito ng PBA or ano yung dapat nilang i-suggest o i-recommenda sa liga para kahit somehow ma-address ito? Kasi boss, malaking problema to, lalo pa left and right, nakakatanggap tayo ng mga tanong, ay galit, tsaka mga complaints, di ba? Oo nga eh. Ako, ang feeling ko, it's part of the ano kasi, ang dilemma ng PBA dyan is part of the PB5 and signal marketing strategy na wag i-prioritize yung free TV at mag-focus doon sa paid content eh, di ba? Uh-huh. If you notice, lahat ng mga ano nila, lahat ng mga kung saan pinapalabas yung PBA games, nasa paid content eh. Nasa, di ba, may app silang bago ngayon, yung Philippines Live, di ba? Doon, any time of the day, pwede mong panoorin yung PBA, even yung mga, ano, tapos, cable channels sila. May PBA Rush, may One Sports, may, ano, buto, may mga ibang mga channels that show, ano, pero if you notice, I think that's their plan to monetize yung kung ano man yung ginagastos nila with the coverage itself, not only with the coverage itself, but the royalty na binibigay nila sa PBA for to get the exclusive rights on the PBA, on the broadcast of the PBA matches, di ba? So if you notice, kasi kung ano yan, kung YouTube Live yan, or Facebook Live, wala namang, ano dun eh, wala namang revenue na significant na papasok sa signal at saka sa TV5, di ba? So, kung ikaw ang PBA, anong gagawin mo? Would you prevent? Would you talk to TV5 and tell them na, oh, ilagay mo tayo sa Facebook Live or ilagay mo tayo sa YouTube Live or ilagay mo tayo sa matinong free-to-air na channel? Eh, I think that's the priority of, ano, I think that's the priority of the broadcaster or your broadcast partner to try to earn money for the millions that they're paying you for the PBA rights, eh, di ba? So, pero I think malaking dilemma to sa PBA. Yung PBA ba, hindi ba dapat ma-alarma na rito? Sa... Kasi ako yung PBA at minonitor ko yung komento ng mga tao. Hindi ako matutuwa eh, di ba? Oh, siguro magpapanik ako eh. Di ba, boss? I'm sure nagpapanik niya. I'm sure there's a disconnect right now between the PBA and the broadcaster, and I don't know how they'll settle it, pero medyo ano eh, medyo alarming eh. Isipin mo ha, live audience mo, buta nagsasuffer. Dito mo ba yung the past four games that we watched? Pati nga yung opening, di ba? Napakababa ng live audience mo. Wala pa nakakapanood sa iyo sa mga best available na streaming sites, which are Facebook and YouTube. Tapos, yung free-to-air mo, buta nagsasuffer pa. So, yung live audience mo, mababa. Tapos, yung visibility mo online, mababa. Tapos, questionable pa yung access ng tao pagdating sa free to air, then you have a problem. So, ang isang tinatanong ko dito ngayon, boss, at ipinagtataka is nasaan yung mantra dati ng PBA na dapat priority ng broadcaster na nasa free TV yung kanilang airing, di ba, boss? Yan yung yes, dati, yes. Kaya nga ako matatanda ninyo nung late 90s, kaya ho gumawa ng NBA yung ABS-CBN. Kasi nga po, hindi nila nakuha yung bid sa PBA kasi gusto nila ilagay sa Channel 23. Di ba nasa na to? Yes, exactly. Nasa na tong ano na to, boss? Yung patakaran na yun ng PBA na dapat nasa free channel at accessible to all kahit sa CDE-FG class. Di ba? Ang isa pang nakakapang hinayang dyan is yung may-ari nung ano, yung may-ari nung broadcast partner ng PBA is a PBA member itself in the MVP group, di ba? So, unlike before na medyo iba yung ano mo, iba yung entity na may-ari ng broadcast rights mo. So, kailangan still a series of meetings to look after the welfare of the
PBA pagdating sa broadcast ng games niya, and siyempre ang palaging demand mo kung PBA gas, no, otherwise ano, to make it readily available kung sino man ang gusto manood ng fans, diba? Kasi yun ang ano mo eh, you claim to be the number one sports pastime ng mga Filipino basketball fans, diba? No. Pero ang problema ko yun, hindi ka ma-access, diba? Or kung ma-access ka man, medyo hindi pa sila natutuwa sa ano mo, hindi pa sila natutuwa sa signal mo, then you have a big problem in your hands. Alam mo, dapat ang gawin dito ng TV5, ng 1PH, ano pa sila, 1PH, 1 Sports, naguguluhan ako eh, no? Ang dami nilang pangalan, ang dami nilang identity, mukhang may crisis sila sa identity. Dapat ang gawin nila dito, boss, kung andyan dyan sa A2C, at nakikita nila na marami ng reklamo yung publiko, ilibre nyo na lang yung live stream. Di ba, boss? Huwag nyo ng pagkakitaan. Oh, eh, kung gusto nyo manalo sa pareho, di ba? If you want the best of both worlds, eh, mahirap po yan. Minsan, bigyan nyo rin ng, di ba, ng ganansya o kumbaga ng benepisyo yung mga fans ho ninyo. Kasi kung ako yung PBA, magagalit ako, boss, eh. Kasi andi dito tayo sa time na hindi na tayo halos pinapansin because of the imbalance ng liga. Tapos yung coverage natin na yung magiging marketing pa, yung magiging mukha na maghahatid at maglalapit sa fans at maliligaw ulit ang mga fans, walang nangyayari, eh talagang kapupulutin sa kangkungan tong liga na to. Di ba, Boss Dodo? Dapat ilibre na lang nila yung live stream. Total, may problema ho kayo sa live broadcast. Ilibre nyo na lang ho yung live stream. Eh, masakit ho nito. Ako, kanina, boss, naghahanap ako ng live stream. Wala naman ako ng mga app nila na may bayad. 500 yata per month yun o 250, hindi ko alam. Nanood ako ngayon doon, boss, sa mga nagla-live stream ng mga, oh, Gcash ho kayo dyan, kung po pwede lang. Oh, di ba? Ikaw rin, boss, di ba? Kahit makita na nila yung pangalan ko, pagtsatsagaan ko na, mapanood ko lang yung laro eh. Di ba, boss? Kanina kasi sinilip ko yung game. Di ba? So doon ako nanood sa mga vlogger na naglalabas ng video na yan, nung kanilang live stream, na yun pa yung kumikita. Kasi oh, hindi ho lahat kayang bayaran yung 500 pesos. Kung gusto nyo yung bawiin, yung ginastaw ninyo, sa inyo pong rights na binili, eh, huwag nyo hundaanin dyan sa coverage. Di ba? You market properly yun pong mga games. Di ba? Gumawa kayo ng gimmick, dali nyo yung mga artista ninyo dyan para bumalik at manood yung mga tao. Para as sa gayon, 'di ba? Kumita ho kayo kahit sa ilang pamamaraan. Yung iba nga mga vlogger, kumikita ho sa live stream lang nila tsaka sa mga video na inilalabas nila. 'Di ba, boss? So, yun. Yes. Yung problema, kasi problema. Kung tayo nga ho, kami nga ho sa spin eh, na ilalabas namin yung dugout eh. O, ba't di nyo mailabas yung live games? 'Di ba? Tapos ako nga, boss, eh, naburat ako isang gabi. Binlock nila yung video ko all because we used a 3-minute video of June Mar. 'Di ba? The whole video ng live natin last time, pinlock nila. Eh, tinawag ko ngayon doon sa amo nila. Di, iniimbisigahan sila. Anyway, Boss Dodo, alam ko, medyo inaanto ka na. Oo, silent tayo doon. Hindi, hindi. Pero, Boss Dodo, ito na. Ito ang tanong ko sa iyo ngayon. Mikey Williams, anong mga posibleng maging next move para dito? Kung ikaw yung agent niya, ano gagawin mo? Would you want him to make the first move of making amends with Talk and Text? O magstay na lang siya ron kasi, boss, hindi makakalaro ito pag hindi binigyan ng clearance to ng Talk and Text saka ng PBA under the PIBA rules, di ba? Oh, I think it's ang ano ko dito is the ball is in Mikey's court eh. Ang wala na siya ano eh, wala na siya Talk and Text. I think they've done enough to convince Mikey to play. So tingin ko ano na to eh, it's a waiting game na eh. Wala nang magagawa yung ano dyan. Wala nang magagawa yung TNT dyan except to wait. Now, considering the manpower personnel that problems that they're having now, magdasal na lang sila na magka-change of heart si, you know, magka-change of heart si Mikey. Pero ang naririnig ko, but out of reach siya sa ano eh. Pati raw sa mga agent niya, out of reach siya eh. So, he's out of reach doon sa mismong agent yan, then malaki ang problema lang. Ano? The chances of the two camps reaching some sort of a compromise or an agreement is very slim. Actually, diba, boss, so, na nakakaawa dito yung Talk and Text kasi hostage sila rito sa sitwasyon eh. Diba? They prepared for their campaign. Tapos biglang nawala po itong si Mikey Williams. Diba? Bigla silang iniwan sa ere. Diba, boss? Pero ako dito, boss, mas malaki mawawala kay Mikey Williams dahil kabuhayan mo to eh.
Di ba? Oo nga. So sa kwentuhan na namin ni... Ano ba? Tsaka hindi siya makaka-sign elsewhere kasi hindi siya makakakuha ng FIBA clearance. Kaya nga. So kahit ano pa ligang kukuha sa kanya, whether it's overseas, basta sanction FIBA. Ng FIBA, hindi siya makakalago, di ba? Kaya nga. Pero boss, ano masasabi mo dun sa report na inilabas itong si Homer Saison ano, sa kanyang tweet? No? Actually, may nakausap siya mga tao mula dun sa kampo nito si Mikey na parang ang hinihingi yata nitong si Mikey is around 2.4 million per month. Do you think that's absurd? Ano masasabi mo doon? Medyo nabigla ako eh. Pero ano, I talked to Homer about it. Meron siyang ano eh. Meron siyang nakausap eh. Meron siyang nakausap in both camps ha. In both camps. So, di ko alam kung saan ang gagaling yun. Pero di ko alam kung how ano ha. How true. Pero ano, he was telling me he talked to one person in the TNT camp and one person in Mikey's camp. Although yung sa Mikey's camp hindi yung mga agents niya. Actually itong si Mikey Williams dati ho ito hawak to ng kampo nila Boss Danny Espiritu eh, kung hindi ako nagkakamali, Boss Dodo eh. No, it's just that. Sa kanila dati yan. Kila hindi para si Danny Espiritu yung anak niya. Itong si Marvin. Si Marvin. Ang dating humahawak dito. Yun nga lang is nagkaroon yata ng parang ano eh, no? Nagpaalam si Mikey, nalilipat siya kay Dickel. And then eventually parang babae yata ang humahawak ngayon sa career nito si Mikey. Yeah. So whoever that is, no, eh mukhang ill-advice o wala yatang advice na ibibigay kay Mikey kasi at his age, boss, ilan na to? 32, 34? 32, diba? Yeah. O, ilang taon na lang yung ano mo eh. Yung, ilang taon na lang yung ano mo, yung pwede mong itagal sa liga. Hindi mo pa i-maximize. Yes, diba? Yes. So if you want to maximize tama. Or you want to be an instant millionaire, eh hindi magandang advice yan para sa'yo kasi... Diba? Ang dami mong sinasayang ng mga opportunities. And apart from that, yung relationship mo with Token Text. Diba, Boss Do? Ang daming opportunities yes. na pwede ibigay. Alam mo, yung Token Text, dapat dito, nag-alok na, o kaya yung kampo ni Mikey, humingi na lang to, Boss, ng ano eh. No, ng additional contract na, oh, ako na lang gawin yung endorser. Diba? Sikat naman ako eh. Magaling naman ako. Di ako na mag-promote ng brand ninyo kaysa sila Ann Curtis. Diba, Boss Do? Yes, yes. O pwede naman yun. Diba? Pwede na pag-uusapan yun. Pero ang problema nga kasi, from the very start, medyo may wedge na do sa relationship niya with the team. Eh. Kaya kung ano man yung pwede nilang ayusin, di ba? I'm sure, di naman mahirap kausap yung Token Text pagdating sa pera, di ba? Yung TNT. Oh. Never silang may problema sa pera, di ba? Among all the teams sa PBA, di ba? Correct. Okay, Boss Dodo, ito, lipat na ako sa next topic natin. Oy, salamat po sa mga nanonood. Bigyan nyo naman po kami ng heart. Nakikita nyo si Boss Dodo. Kitang-kita ninyo, pagod na pagod yung katawa. Siya nag-edit ng mga stories ngayon mag-isa. Pero binigyan pa po tayo ng oras sa mga sir. Huwag kang magsasawa sa akin, Boss Dodo. Ah. Pero, kahit gabi-gabi. Oh. Abangan nyo, no, eventually magkakaroon na po kami ng sariling tahanan ni Boss Dodo. Pwedeng sa spin, pwedeng iba na, pwedeng bagong bahay. Ipapatayo namin ni Boss Dodo. Antayin nyo lang yan. Basta ang usapan namin ni Boss Dodo, buy one, take one lagi. Diba? Boss Do? Kung saan ka, Boss? Oh. Ako? Okay, Boss, eto tanungin lang kita about itong si Robert Bolick. Okay, pag-usapan na natin. Nanonood ngayon si Robert Bolick. So what do you think of Robert Bolick now? And nadidinig ka na ba na mga posibleng puntahan niyang team o babalik ba siya sa Northport? Kasi hindi ito po pwedeng tumagal ng walang koponan eh. 'Di ba? Unang-una kabuhayan niya, 'di ba? Tapos ngayon manganak pa 'yung misis niya, may 'di ba? Maselan pa 'yung pagbubuntis. Ano sa tingin mo next move dapat nitong si Bolick at may mga nadinig ka na ba? Dapat andito, dapat kasama natin si Homer kasi 'yung information na latest na information na nakuha ko kay Homer. I think parang may mga bilig na binabanggit eh, 'di ba? Uh-huh. And other bilig teams, kumbaga hindi 'yung iniwan niya na ano, 'di ba? May story tayo kagabi from the PBA after the game ng Northport. They were saying na ano, they were saying na the negotiations are still ongoing with the Bolick on a return to the Batang Pier Camp, di ba? But ang sinasabi mismo ni Coach Bonitan,
He doesn't even know kung anong stage na yung ano, kung anong stage na yung negotiations with Bolick. Pero ikaw ba, boss, naniniwala ka na if ever babalik si Bolick, may pangangailangan sa point guard yung San Miguel na aging yung lineup, di ba? And then yung Magnolia po, pwedeng maging aging na rin yung lineup nito, di ba? Yung Ginebra, di ba? May kailangan din na gwardiya. Tingin mo, Northport talaga ang posibleng maging next destination nito, boss, do? Oo nga eh, no? So, tingin ko there's a bigger need for teams like San Miguel, for teams like even Magnolia, for someone like Bolick than Northport, eh, di ba? Medyo napaisip nga ako dati dahil ano, akala ko di ba kinuha na San Miguel si Jaron Tenye, di ba? Sabi ko, nung una, parang feeling ko baka hindi kunin ng diretsuhin ng San Miguel to, baka gawing trade ano, trade asset, eh, di ba? Correct. Kasi yung napaka ano ng timing, pagkakuha nung Jaron Tenye, a few days later putang i-announce na yung ano, eh, announce na yung that Bolick was leaving his Japan B-League team on mutual agreement pero in cancel yung contract. Pwede rin kasi yun, di ba? Sipin mo, tingin ko, i-approve na PBA yun. Kung Jaron Tenye for Bolick, i-approve ng PBA. Tingin ko, pwede, okay, padadagdagan PBA, din, boss. Yun, diba? Padadagdagan din ng pick yan, di ba? O, tapos, parang ano lang, oh, di ba? Payag na ako, kasi Miguel ako. Tapos may mga disposable na guard na yan, eh, na po pwedeng sintimbang na nito si Bolick, eh. Di ba, boss? Si Marcio Lassiter. Yeah. Diba? Si Marcio Lassiter. Yes. Si Chris Ross kasi, boss, hindi na nila pwedeng i-trade. Assistant coach na eh. Di ba, boss? Tsaka, ano, tsaka pag mga ganun stage na, syempre, ano mo na yan, pinaprepare na ni, alam ko, pinaprepare na ni Al Francis Chua si Chris Ross for a future role as coach. Eh, diba? Correct. So, di mo na siya bibitawan, di ba? Oh, pero, ikaw, boss, sa tingin mo, if si Jaron Tenye, balanse na ba yun o kailangan dagdagan pa? Hindi, kailangan dagdagan. Kung ano. Pero kahit isang draft pick na matindi lang, ito, kailangan din. Diba? Oh, pero tingin mo, San Miguel talaga punta niyan? Kasi medyo may edad na yung backcourt nito, boss. Terrence Romeo, on and off din. Di ba? Yes, yes. Oo, oo. Pero kung ikaw si Robert Bolick, boss, kung ikaw si Robert Bolick, babalik ka sa PBA. Di ba galing ka sa sweldo na 2.2 million per month? Sa Fukushima Firebands. Gusto mo ba sa Northport ka na parang malabo yung mga bonuses mo? Doon ka dadagdag eh. Yung mga one game bonuses, yung maka-qualify kayo sa playoffs, di ba? Yan yung diyan tumitiba yung mga players ng San Miguel, kaya yung iba kahit tagapalakpak eh. Di ba, boss? Okay lang sa kanila. Eh. Basta nasa San Miguel. Bagay. Pero ikaw, boss, gusto mo ba sa Northport ka babalik? Ay, hindi, siyempre. Hindi na. Kung siguro baka ganun yung tono ng I won't be surprised kung ganun yung tono ng mga negotiations right now. Sige, balik ako pero lagay niyo ako sa team na nagpapanalo para makabawi ako dun sa mga bonuses ko, di ba? I think di ako magtataka kung ganun yung tono ng negotiations right now. Pero ikaw, boss Dodo, naniniwala ka ba na yung sa asawa lang yung problema nitong si Bolick? Kasi kung titignan mo, boss, di ba? Although siguro po pwede nating intindihin o paniwalaan yung kanyang sinasabi na di ba, hirap sa pagbubuntis yung kanyang asawa kasi nga po ano tawag dito? Hirap siguro yung pagkabumibiyahe si Bolick at may mga abroad na laro. 'Di ba? Abroad yeah. Ibang lugar, 'di ba? Home and away, 'di ba? Nahihirapan yung asawa niya. Pero ikaw, boss, naniniwala ka ba doon sa point lang na 'yon? Kasi kung tutuusin, kung healthcare ang pag-uusapan, Japan na may pinakamagandang mga magandang mga facilities pagdating sa ospital at mga doktor eh, 'di ba? Boss Doc, tingin yes, mo. Yes. Pero ang ano ko kasi, ang dinig ko kasi, parang may naginig ako eh, pero hindi confirmed. Medyo na-alarma yung mag-asawa. Parang mayroong isang stress na parang may kailangan siyang check-up. Tapos hindi siya naharapan kaagad ng ano yun. Naharapan kaagad ng medical care. Sa pinuntahan nila ang ospital. Although, di ko alam how true. Ha? Pero parang ganoon. So, medyo kinabahan sila. Kasi siguro, alam mo naman yun, so, ang mahirap yung pag gano'n eh. If you're staying in a foreign land,
you're not familiar with yung mga surroundings mo, di familiar sa correct environment na bago. Wala ka kamag-anak. Wala ka kamag-anak. Tapos mag-isa kayo, di ba? Wala kayong kamag-anak, wala kayong, di ba? Parang family support group, di ba? Medyo magpapanik ka eh, di ba? Lalo na kung buntis ka, yung asawa mo, buntis, di ba? So parang ganun yung narinig ko. So I think that triggered it. Pero kung if it's the, kung tinatanong mo ko if it's the sole reason, hindi ba nagsasalita si Bolick, pero if you look at yung numbers and his playing time and his statistics, these games that he was able to play, there's no reason to believe that Bolick is very, very happy with the team he joined sa Fukushima eh, di ba? Diba? Nalata mo kasi kung makikita mo naman sa ano eh, makikita mo naman sa length ng playing time, makikita mo naman yung sa contributions niya yung sa game, then you'll think kung if he's perfectly happy with where he's at or not eh, diba? So kung titignan mo yun, you'll readily accept na hindi totally masaya si Bolick sa Fukushima Firebirds na when he was there. Saka iba yung ano doon, kultura eh, no, boss? Iba yung kultura doon. And then, tapos parang ang katwiran dyan is ang laki ng bayad namin sa'yo, di ba? You have to live up to expectation, sumunod ka kung ano yung sistema, di ba? Yes. Dito, sa Northport, superstar siya eh. Di ba, boss, do? So, ang laki talagang pagbabago noon eh. Tapos, galing din siya sa NCAA, sa San Beda. Star din siya, di ba? Kumbaga, ikaw yung pinaka-inaalagaan, pinapamper. So, yan yung isa dyan eh, no, na issue siguro. Tama. Kung ikaw ang tatanayin ko, boss, ano kaya yung next na mangyayari dito kay Robert Bolick ngayon? Saan siya pupunta? Ako. Ano yung nakikinita ko in the near future? Pag ako napunta sa ano yan, napunta sa San Miguel team yan, alam mo na, di ba? Eto, boss, may mga nagtatanong dito, hindi ho ba makukuha ng MVP group itong si Berto? Si Robert Bolick nga po. Tapos, any chance daw ho na madagit siya ng MVP group? Ikaw, boss, anong tingin mo dito? May take ako dito. Pero, may nakita na ba kayo Northport player na napunta sa MVP group? Ano na ba? Correct. Yung mga key players. Oh, key players. Meron na ba? Oo. Mag-isip muna tayo. Wala, ano? Boss, sabi ni Christopher Lagat, batiin mo raw siya, shoutout mo raw from Italy. Nanonood siya ngayon, si Christopher Lagat. Boss Dodo, shoutout mo. Ay, dapat ginagaling mo yan, mga arbiters. Wee! Pero, Christopher, magandang gabi sa'yo, Idol Christopher. Pero ako, boss, ang take ko dito, may mga nadinig tayo, galing din sa MVP group ito, ha, na mukhang inaalok nila dati si Mikey Williams. Diba? Na po, pwedeng ka-swap nitong si Bolick, which is magiging beneficial, no, for both camps, 'di ba? Kasi mawawala ng problema with Mikey Williams, yung Tokitek, same thing na ginawa nila kay Terrence Romeo nung araw, Boss Dodo. Kaya lang, 'di ba? Ang dapat kapalit si Mikey Williams, binitawan na, naburat na itong TNT kay Mikey. So, hindi lang ho natin alam ngayon, Boss Dodo. Ang gusto kong abangan ngayon is ano po yung gagawin ng kampo ng San Miguel dito kung gusto talaga nila si Mikey Williams? Kasi boss, kahit saan mo ilagay ito na team doon, instant championship lalo yan eh. Di ba, boss? And the likes of Coach Tim Kuhn, I think gusto yung Mikey Williams eh. Di ba, boss? So, tingnan natin kung ano pong galawang gagawin ng San Miguel to directly communicate, ewan ko lang kung allowed yun, boss, under the rules of PBA, ha, with Mikey Williams na pumirma ka lang sa token text, pwede kaming gumawa ng paraan para makuha ka namin through trade, diba, or whatsoever. Diba? So yun yung isa na sa pwede nating abangan. Pero ang tanong dito, sino mga ipapalit ng San Miguel dito? Diba, boss to? Pero ang dami nila at their disposal. Pwedeng kumuha tayo sa Terra Firma muna, pwede sa Northport. Sino ba type ninyo? Tatlo? Dalawang player? Na mga Margie? Diba, boss? Pwede yan eh. Itong Bolly ko kasi, pwedeng bitawan yan kasi may lamat na eh. Tama ba ako, boss to? May lamat na eh. Kasi pumirma siya sa Japan nang hindi napigilan ng San Miguel Este ng Northport. 'Di ba? And apart from that, si Bolick ko kasi dati talagang San Miguel to, ay dati talaga MVP group to, 'di ba? Sa San Beda, no? 'Di ba, boss? So pwede 'yan eh, 'di ba? Magandang palitan. Kayo mga viewers, ano sa tingin niyo doon? Sang-ayon o pabor ho ba kayo doon? Okay lang ho ba kayo doon sa possibility na 'yan? Anyway, boss Lodo, alam ko medyo
Jeremiah Grado ang ipapalit. Ako, malabo itong ipalit kasi injured. Ako, manu yung token text. Ako, galing sa ano yan, di ba? ACL. 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 Tapos parang dalawang tuhod ba, boss? O isa lang? Hindi ako... Siya. Isa lang. Na, pero ACL kasi, lalo na kung bata ka, nag-start ka ng karir mo, tapos yan yung naging sakit mo, iba yung takot mo eh. Sila Paul George ka, di ba, boss? Na iba na yung laro eh. Di ba? Okay, si... Saka complete pair yun, no? Oo, oh, tsaka ano yan eh, recurring yan boss eh. Paulit-ulit yan. Sa ABL yata, yan din na nag-i-injury niya. So yan yung magiging isang problema. Diba? Okay, so ito na lang boss Dodo. Kung ikaw yung talk and text, sino ang iispatan mo? Lalo pat may problema tayo, may stalemate tayo with Mikey Williams. Mukhang malabo na kasi binigyan na nila ng termination of contract. Termination of contract, eh, ba't kayo nagre-renewal, diba? Sino ang iispatan mong ibang mga player, boss Dodo? Na po pwede mo. Kasi, ikaw, pero ikaw boss, naniniwala ka na gagawa ng hakbangan token text ngayon para mapunan yung vacuum na yan. Sabi mo nga, ano eh, para win-win eh. Buta kung token text saka i-trade mo sa San Miguel, buta, I think it's a win-win solution. Lalo lang ngayon. Medyo chummy yung ano eh, di ba? Medyo chummy yung San Miguel saka MVP sites, eh, di ba? Baka, mas amenable ako doon sa sinasabi mo, Snow. Baka pwede nga, pwedeng three-team trade, di ba? Three-way trade. Northport, isang San Miguel, o para kay Mikey, di ba? Saka talk and text. Diba? Kung Mikey, bigay mo si, ay kung TNT ka, bigay mo si Mikey. Northport, bigay mo si Bolick. San Miguel, pwede mo bigay Samuel Lighteng. Paikutin mo yan. Then, tapos, di ba? Kasi unang ano ko diyan, unang dinig kong hindi pumirma si Jeron Teng sa Converge. Unang akong dinig, papunta siya Northport. Hindi ko alam bakit siya napunta sa San Miguel bigla. Baka collateral muna, dito ka muna. Di ba boss? May mga ganyan eh. Pero sa lineup ngayon ng Token Text boss, badly depleted. Walang Montalvo, di ba? Walang Pugoy. Tapos si RHJ, di ba? Kababalik pa lang, di ba? Tapos ganyan pa yung naging attitude kanina. Tingin mo, kailangan kumilos ng Token Text ngayon at magugulat ka ba kung hindi sila gagalaw? Kasi, di ba? Isa sila sa mga top 4 sa mga hinuhulaan ng mga experts eh, boss do. Oo. Ang magtingin ko kung may pupunta, may kailangan silang targetin dyan. Tingin ko wala sa PBA. Tingin ko they have to look elsewhere. Kasi wala nang, may nakikita ka bang available na ano? Ito boss, diniscuss ko kanina. What do you think of this guy? Sino? Swerte? Oo. Oh. Pwede. Pwede, pero nasa kalibre ba yan ni na Pugoy? Nasa kalibre ba yan ni na, ano, ni na Mikey Williams? Then he has big shoes to fill kung if kukunin mo siya to fill the role of ano, di ba? Fill the role na left by RR Pugoy and Mikey Williams, di ba? Ano ba yung mga kalidad noon? Siguro, with Mikey, it's like around 25 points a game, di ba? And Pugoy is somewhere 20, naglalago sa 20 or below yan. Is Ray Swerte capable of providing those same numbers kung kukunin siya ng token text? I don't think so. Diba? Pero boss, ikaw tatanungin ko, sabi mo they have to look elsewhere. Saan yun? Ma, pwede silang, ano ba, may mga tao ba silang sa Panbilig or kung saan, pwede nilang ano, diba? Pwede nilang, oh, gaano ba ang kinikita mo dyan? Bigay namin dito, di ba? Like, say, they hold the rights to, ano, di ba? Ray Parks. They hold the rights to Kiefer, di ba? Mm-hmm. May capable ba silang, ano, capable ba sila of doing that? I don't know. Pero, right now, clear na kailangan nila ng tulong and they can go on this conference without those people. Isipin mo pati si Eram, di ba? Isipin mo pati yung Chua. Kanina, nakita mo ba yung laro kanina? Talagang ano na. Si Jason Castro na ang bumitbit. Si Jason Castro na yung bumitbit sa TNT para lang talunin yung Converge. Pero I think that still speaks a lot sa talent ng TNT na wala na yung Hollis Jefferson, wala na yung Mikey, wala na yung
Wala na yung pagoy, wala na yung ERA, and they still able to beat Converge kanina. Kaya nga eh. Nga yung sinasabi ko. Tsaka ano boss eh, yung Converge na struggling, di ba, nahirapan ka, paano pa pagkalaban mo na yung mga higher rated teams? Di ba boss? Yun nga. Oh, yun nga. So, tingin ko wala sila makukuha dito eh. So, they have to really look elsewhere or, yun nga, pull off a trade sa mga pinag-uusapan natin right now. Baka, yun, baka mag-iba yung ihip ng hangin, di ba? Eto, may mga nagko-comment si Renza Bandora, hindi ho nila po pwedeng kunin directly yun, hindi pa nagpapadraft, so kailangan dumaan sa draft yan. Pero tama yung sinabi ni Boss Dodo, pwedeng si Kiefer, pero ang tanong ho doon, si Kiefer ho ba willing? Di ba, boss? Kasi ang laki ng kinikita mo doon, nananahimik na ako, pinayagan nyo na ako, babalik pa ba ako dyan? Di ba, boss? Yes. So, can they pull, pull it off? Tsaka, pagka kinuha nila si Kiefer, boss, mukhang yung presyo ng binihingi ni Mikey, yun ang halaga niyan eh. Ngayon, ha? Sige pa na. Di ba, boss? So, ganun ang magiging sitwasyon dyan. Anyway, Boss Dodo, maraming maraming salamat sa iyo. Ano ba next plan sa atin? Wala pa. Wala pa, no? So, wala pa. Wala pa. Malapit na. Stay put lang muna tayo. Tatapos yan. Boss, maintain muna natin ito live natin para natuto yung mga viewers natin, di ba? Tapos, hintayin na lang natin yung mga susunod na kabanata. Di ba, boss? Yes. But then again, kung saan si Boss Dodo, dun ako. Buy one, take one. Sama na natin si Homer. Di ba, boss? Okay. Boss, isa pa tanong dito. Sabi ni Dale Ramirez, Boss, no, Boss Dodo, do you think Converge will change its import? Ba't ba ganun yung import? Oo nga, no? Diba? Kung ang kailangan. Pero, alam mo, yung binubuong team ni Alvin Ayo, napaka-perfect ng Bogdanovich. He's a hard worker. Na ano, blue collar eh. Kumbaga, pwede mong gawin ano, eh, pwede mong gawin security guard, pwede janitor, tsaka lahat eh. Kasi gagawin na lahat para ano eh. Diba? And I think that's the kind of team that Alvin Ayo is trying to put together at Converge. He's not looking for a prolific import. He's not looking for an import who wants to have the ball every single possession. But he wants, I think, that's the type of player that Bogdanovich was is the exactly the kind of player that Aldin Ayo wants. So, kung meron man changes dyan, siguro, baka mapuyersa na lang si Aldin. But I think if it's Aldin's call, di niya papalitan si, ano, si Tom Bogdanovich na siya rin ang kumuha. Eh, diba? Pero boss, ako, nalulungkot kasi dito. Kung yung Converge nasa sitwasyon na dating PBA na talagang balanse yung mga lineup, kahit ganyan ho yung roster ho nila ngayon, pwedeng gawin ho nila yung sistema na yan. E kaso, superpower ho yung mga kalaban ninyo eh. Di ba, boss? So, nahihirapan sila. Same way with NLEX. Boss, tignan mo yung NLEX ha. Pwera na lang sa coach. Kung malakas, kung nasa level playing field talaga, yung NLEX na lineup ngayon, po pwede makipagsabayan yan eh. Kaso, paano ka? Diba, paano ka makakapag-cope kung ang mga kalaban mo papalitan yung sentro ngayon, ang ipapalit ganun din ang level na dapat nasa sayo. 'Di ba? Mahirapan ka talaga, 'di ba, boss? Oo. Oh, ito na, last na talaga 'to. Boss Dodo, last na 'to. Ron Lane Mercado, boss, do you think nagtatanking ang Converge for Baltazar? That's too early. It's too early in the season to tank. Remember, this is the first tournament of the season. This is the first tournament of the season. And parang, are you willing to sacrifice an entire season na mapagtatalo ka just to get someone like, ano, na wala pang guarantee yan. Ha? I mean, even if you become the, ano, the worst team din sa, ano, talagang marami pang mangyayari dyan between now and, ano, the next season. Are you willing to do that? Ako, I'm not, ano, I don't believe Converge is tanking right now. Tsaka boss, ako, anadili ko dito ah. Ewan ko lang, tignan natin kung isusulat ni Homer. Parang ang isa sa mga negosasyon dyan with Talk and Text and Quincy Miller is ito, posibleng makuha nila sa Peak City, ano, no? Kung ano man ang gagawin ng Talk and Text, di ba boss? Ako pwedeng hingin sa Blackwater. Pero still, sa ilahiramin ko yung linya mo, it's no guarantee. Kasi oh, kung Blackwater pick yung kukunin niyo for Justin Baltazar, tapos ibabato sa Converge, idadaan ka muna sa mga nakahigang katawan ng Terra Firma tsaka ng Northport. Di ba, boss? Mm-hmm. So, po pwedeng ma-one time, big time kayo ng dalawa na yon. Di ba? One against three yan. Di ba, boss? Tsaka, so ako, feeling ko, kung if you're a kung generational player to si, ano, si Justin Baltazar, I mean, in the level ng
Junmar Fajardo or someone, oh, kahit na lang si Kai, di ba, Kai Soto, then, di ba, sa, ano, di ba, sa States, katatapos lang nung Victor Wembanyama sweepstakes, di ba, and, alam mo yon, yon ano yon, is a once in a generation na lumulumbos yung mga, sumusulpot yung mga ganun players, then, maybe, sasabihin ng Spurs, you know, or any other team, it was worth tanking for one season to get that kind, to get the chance to get that guy, diba? But is Justin Baldassare the same level as a Junmar Fajardo na lang sa atin, diba? Is he worth it, diba? Hindi naman siya ganun, eh, diba? Hindi naman siya ganun player. Yeah. So I doubt if Converge is ano, kung sinasabi yung mga may suspicion kayo na that is tanking right now, then correct. I seriously doubt it. Oh. Saka ako boss dito, ano eh, you're only as good as your competition eh. Diba? Mm-hmm. So, habang tumatagal po na si Justin ay lumalaro sa level ng mga nasa MPBL, yes. Bababaho yun. Naalala mo si Romel Aducol dati, boss? There was a time. Oh, diba? Yeah. There was a time na si I Romel, think magandang comparison yan, Sko. Magandang comparison yan. Tama, diba boss? There was a time, yeah. Romel Aducol was pitted by PBA teams to be the top pick over Danny Ildefonso. Danny, diba? Ay. Diba boss? Yan yung tapos yeah. Si Dito Molejo, si Romel Aducol, naglaro muna sa mga Asian League na that time mababa pa yung mga kalidad eh. Diba? Mm. Eh nung naglaro sa PBL, ano nangyari? Yung Aducol naging Abopol. Diba boss? Not oh, as dominant as he was expected to be. Diba boss? Yes, yes. Yes. Oh, maganda comparison yun. No? Kasi I was there. Good time na yun. Nagko-cover ako ng PBA during that time eh. May naalala nga ako, may isang draft, naghihintay si yung kampo ni Romel sa labas ng PBA office. Eh. Tapos, hinihintay nila kung magpapadraft si Danny. Kung di magpapadraft si Danny, papasok sila. Eh. Nung nagpadraft si Danny, nakapasok siya. So, nag-withhold si Aducol and he chose to play sa mga BAP pa noon. No, eh, di ba? BAP, foreign teams. Tapos, pagkatapos noon, nag-MBA na, di ba? Nasa Manila Metro Star siya, di ba? And he dominated sa NBA. Pero siyempre, at that time, medyo malaki yung disparity ng talent level, sabi mo nga, nung NBA at saka nung PBA at that time. And even though nakita naman natin si Romel Aducol na nagtagal sa PBA, pero you can sense na he never got to that level na lahat ng most of the fans at that time expected him to be. And yun nga yung nabiblame mga araw dahil doon, dahil sa worry niya sa NBA. But, ewan ko, ikaw, Snow, ikaw, pero tingin ko, ganun nga yung mangyayari kay Justin. Kaya nga eh, kasi di ba kaya nga yung mga tennis player natin, sila Alex Ayala, dinadala sa Europe po eh. Kasi kung ang lalaroin ho nila, yung mga taga dito, ito, no offense sa mga patrimonyo sisters, di ba boss? So, pinilit silang dalin doon, pero dahil nga sa mahal, yung kanilang quality of game, hindi ho umangat ng todo. Di ba boss? Kasi, parang kayo, pag naglalaro kayo sa barangay level ka lang. Pero pag lumalaro ka doon sa, di ba, pick up game ka sa mga PBA teams, di ba boss? Tataas yung antas na paglalaro mo. So, yan yung concern natin kay Justin Baltazar. Diba baka mamaya Converge is shaking heaven and earth para makuha siya, tapos eventually pagdating ho niya sa PBA flash in the pan lang pala mangyayari. Diba boss? No? So and besides 27 years old na siya at natatandaan mo boss 18 years old siya nung nagsisimula ako sa spin, sinusulat na natin siya. Diba boss? Yes. Oh, tayo una nagsulat kay Justin Baltazar eh. So yun lang, no? Kung hihintayin mo ng Converge talaga yung pagkakataon nila na makuha ito si Justin, baka naghihintay sila ng wala. Di ba, boss? So, yan yung advice natin sa Converge. Ako, totally, no? Natutuwa ako sa Converge kasi balance yung silang nagdi-develop ng kanilang team. Di ba? Isipin nyo ninyo, Mark Talio, pinulot nila out of... Dapat ganun yung mga teams, eh. Di ba, boss? Yung creative ka, eh. Hanapin mo yung mga tamang pyesa na kailangan mo, eh. Eh, kaya lang, kung ang Converge po nakatuon sa makukuha nila si Justin Baltazar dahil tao yan ni Boss Delta Pineda, eh baka maglaon, no? Eh, lumaon din ho yung galing niyan, yung talento niyan. Kasi at 6'7", agile, can shoot outside, pwede maging dominante talaga yung ano, eh. Di ba, boss?
yung yes. Justin. Kaso, yung kumpiyansa mo, nasaan? Diba? Kung magpapatuloy ka maglaro dyan sa MPBA. Sipin nyo nga, boss, eh, sila Marky, ang tagal-tagal ng, diba, wala sa PBA, pero nagdo-dominate sa MPBL, doon mo makikita yung kalidad niyan. Diba, ng mga kalaro mo. Diba? Okay. So yan na muna siguro. Ayan, sabi ni Jason, mahina raw yung sounds ko kaysa sa'yo, Boss Dodo, kasi hindi ho kami pareho ng pinanggagalingan ng audio. But then again, thank you so much for reminding me. Boss Dodo, maraming salamat sa'yo. So, tututok pa rin kami sa spin. Lahat kami. No? Tapos pag may nasagot ako, salamat. Dahil napakabait mo sa akin, lagi mo ako sinasamahan, gagawa ako ng story bukas. Pag may gusto ka ipagawa, boss, ha? Yun! Tawagan mo lang ako bukas. No, kasi marami bukas. Rin sabi, sinipan niyo raw ako sa spin eh. Totoo ba 'yon? Sinipan niyo. Fake news, no? Fake news. Okay, Boss Dodo, maraming salamat sa iyo. Boss, gusto mo ba 'yung t-shirt ko? Kendall Basketball. Oh. Lako, pag dapat pag gano ka, dapat umupo ang courtside sa NBA tapos suot mo 'yan. Eh, di ba nagagalit? Tawagan mo si Devon Booker, oh. Si isang fan na suot ito, 'di ba? Oo, oh, nakita ko may isa ako nakitang video ni Devon Booker. Eh. Nagalit si Devin Booker eh. Ba't naging boyfriend ba lahat ni Kendall Jenner to, boss? Oo. Sige. Baka pagtagal, boss, dahil dito na yung Dodo katakutan, ha? Anyway, oy. Boss Do, maraming salamat sa'yo. Oy, salamat. Yeah, I'll see you again soon. Thank you so much, Boss Do. Boss, love you. Love you so much. Salamat. Thank you so much. Si Boss Dodo Katakutan po, no, nakapiling natin ano at nakasama no bagamat ramdam natin yung kanyang pupugak-pugak ng pakiramdam, no, eh sinamahan pa rin po tayo na sa ating live. Okay? So, hindi muna tayo siguro magpapapasok ng mga viewers natin. Kasi oh, medyo wala na rin ho tayong oras eh. So, kita-kita lang ho ulit tayo. So, kailan nyo gusto? Ito, hintayin ko yung mga comments din nyo sa baba. Sige naman ako ng heart-heart-heart. Tahimik na tahimik ko yung ating broadcast. No, hingi ako ng heart-heart-heart. Yung mga nag-abang ho sa atin sa YouTube, pasensya na kayo. Nagkakaroon ng lag kanina. Sa YouTube ho tayo nag-live kanina. Kaya lang ho, hindi ho kinaya yata. No? Tapos naglolo ko yung Facebook. Uy, salamat ho sa mga nag-heart-heart-heart at nararamdaman ko. Ito, mag-question and answer muna tayo. Tapos pag alam ko yung sagot, pipilitin ko sagutin para sa inyo, ha? Okay, so isend nyo lang ho yung mga tanong ninyo. I'll be right back. Pipilitin ko kong sagutin lahat yan isa-isa. Alright? For the past 2 years, I have been at a very important chapter of my life, playing the game that I love. Nothing beats the feeling of overcoming your weaknesses and hitting new strides. I may have fell short of my target sometimes, but I won't stop until I get there. After all, my primary goal from the beginning is to go for gold. Please help me achieve my goal, our goal, buy Go for Gold cards and be part of our success. Our pride, our country, our cards. Go for Gold, helping Filipino athletes achieve excellence. Okay, salamat po sa Go for Gold. Salamat po sa Go for Gold. At saka sa Scratch It. Ay, puntahan nun niyo yung page nila, Scratch It page. At saka yung Go for Gold PH page. Lagi ko kami may mga pa-contest doon. Namimigay kami ng 1,000, 500, iba-iba. Tapos may pwede ko kayo manalo ng 200,000. Doon sa Pero o Scratch It every Wednesday. Mag-comment lang ko kayo doon sa baba. Pag napili ko kayong contestant, lalaro ko kayo. May nanalo nga po nung November 1, 200,000. Siyempre, support their cards, no? Para masuportahan din ho natin yung mga atleta. Update po sa trade. Sabi ni Juris, update po sa trade about kila Matt Nieto, Kevin Alas at saka Bong Quinto. Naka-hold po ito. No? Hindi ko lang ho alam kung sa part po ng Token Text saka ng NLEX. Yung NLEX ho kasi nakausap ko kanina lang eh. Parang hindi pa ho sila amenable dyan sa trade na yan. Naghihintay ho sila na maganda magiging combination for them. So right now, that trade is only involving Talk and Text saka po Converge. Okay, so kung ano yung mga kombinasyon na idadagdag nila, yun ang hindi pa natin alam. Chris Newsom to Hinebra. Si Newsom, paano na rin ang contract nito eh? No? Unrestricted free agent na rin ito eh. So po pwedeng hindi na siya pumirma sa Meralco kung ayaw na niya sa kampo ng Meralco at ng MVP. Tapos pumirma ho siya sa side ng Hinebra kasi maganda yung relasyon nila ni Coach Tim Cohn eh, di ba? Kaso ang isang tanong ho dyan, ma-accommodate pa ho kaya siya? Kasi ang Phil-Am, meron pa bang Phil-Am limit? O Phil Foreign na player limit ang PBA ngayon? Hindi ko alam. Di ba? Pero kung ako ang tatanungin ninyo,
dapat po itong PBA, scrap na nila yung unrestricted free agent rule na yan. After 7 years, since magpa-draft ka po, pwede ka nang pumili ng team na pupuntahan mo. Kasi napupunta ho lahat doon sa mga malalakas na team eh. Diba? Kawawa ho yung mga independent teams. PJ Castilac. Ano balita sa case ni Justin Brownlee? Hanggang kailan ba yung PBA conference? So kung ngayon, December, January, February. So kung aabuti ng February, ang pwedeng humabol. Okay? Kung hindi, next conference. Pero by February, December, January, February, March. O kung hindi man, May. Basta February to May, makakalaro na ulit yan. Awa ng Diyos. Okay? May trade po ba sa SMB? Sabi ni Brian Carlo Pinlak sa ngayon, wala pa. Pero hindi natin alam kung may niluluto sila. Kakaumpisa pa lang ho kasi eh. Kaya ngayon matumal po yung mga trade negotiations. Kinakapapaho muna ng mga teams yung sistema nila. Pero hintayin natin ito pong San Miguel. Of course, kailangan nun nila ng isang point guard. Diba? Lalo pa na renew, na revive. Ito pong dominance. Ito pong si Junmar Fajardo. So kailangan nun nila ng point guard dyan. Who can match up well dito kay Junmar Fajardo, di ba? Michael John Boss, tuloy ba yung naturalized player na NBA yung kasama sa listahan ni Coach? Hindi ko alam mo kung saan nila kinuha yan eh. Tsaka ba't nasa listahan? Hindi pa naman na-naturalize eh. Sige, try ko magtanong sa SBP regarding this one, okay? Sabi ni Soming Joyo, Boss No, sana mag-guess mo si Kumi. Malabo ho yan eh, kasi baka mapag-initan lang si Kumi pag nagpa-interview ho sa akin. Eh, alam nyo naman ho si Kumi, syempre, kabuhayan din ho niya yung trabaho niya, di ba? So, huwag na lang ho natin ilagay sa problema, di ba? Jasper John Ejercito, All Filipino Conference na po yata ang next account din. Walang, ah, oo nga pala, All Filipino, binaligtad nga pala ngayon, ano? Nalito na ako eh. Eh sabi ko nga po sa inyo, hindi pa ho ako nakakapag-refresh ng aking mga information sa PBA pa. Kanina ho, kumuha lang tayo ng mga kuliglig info. Pero sabi ko nga ho sa inyo, itutuloy-tuloy na ho natin yan. Okay? So, sa ngayon po, habang wala pa tayong wala pa ho tayong bagong tahanan, no, tutukan nyo lang ho kami lagi sa aming sa aking FB page. Dito ho muna tahanan natin. Yan ho yung FB page ko. Okay? So, sa mga nagtatanong ho kung ano yung mga updates, ayan, dyan nyo ho muna bantayan at saka tutukan. Kasi nga po, tayo po ay wala pa munang tahanan. Naghihintay pa tayo kung ano yung magiging move nila, Boss Dodo. Eh. Kaya sabi ka nga ho sa inyo, no, lahat ho yan, didepende kung ano yung next move nito si saan ho pupunta si Boss Dodo. Eh, sabi ko nga po sa inyo, nadirig nyo naman ho kanina, sinabi ko kay Boss Dodo, di ba, na buy one take one kami lagi. No? Kung saan ho siya pupunta, dun po ako. No? I just wanna show loyalty. Eh, ako, kilala nyo naman ho ako. I'm very loyal. No? Hindi ho ako basta-basta nagpapasilaw sa kung ano mang mga offer. No? Pero sabi ko nga, hindi naman natin sinasara yung ano natin eh. No? Yung window or doors natin sa kung ano mang mga alok. Eto, may mga nagtatanong tungkol kay Tab Baldwin, tuloy ba sa Indonesia? Sa ngayon, hindi pa. Pero ito nga ho yung pinost ko last time, inulit ko lang ha, nirepost ko lang ho ulit, na yung isa hong conditioning coach sa Indonesia, no, isa ho sa mga, alam ko, Filipino to eh, na pinagkakatiwalaan ni Mr. Eric Tuhir, yan po yung naging repost niya sa Slam Online PH post. O, yan, nakikita ko ninyo. O, Slam Online Sunday Service. O, may laro ho yung Ateneo niyan against UP yata, kung di ako nagkakamali. Si Golden Monteverde ba yung nasa kabilang end? Tapos yung kanya po naging caption, Coach, tinagho niya si Tab. Tapos may aeroplano, tapos may Indonesia. Okay? So wala naman tanong eh, 'di ba? Walang question mark, 'di ba? Hindi rin po rin pwedeng sabihin inaaya niya, 'di ba? So yan ho yung ano, yan ho yung medyo lumaro sa aking isip, 'di ba? Bakit inirepost 'yan? Okay, so siguro mga 4 weeks ago na nang na-repost yan. Okay, Boss No, sabi ni John Paulo Santos, bakit di ka na nagko-cover ng bike race? Wala ako kasi mga karera pa ngayon, ano? Pero may mga inaayos po kami, hopefully mag-push through for next year. Okay, so wala ako kasing ronda ngayon eh, nag-break ho muna yung LBC sa pag-sponsor ng mga cycling. Magkasusu kasi yung cycling kasi, sipin nyo, the whole entourage, nasa 300 na tao, nasa 100 plus na mga sasakyan, babayaran nyo araw-araw, hotel, pagkain, accommodation, premium pa. Diba? Randy Bautista, so pwede ba magpalit sina Bolik, Mikey Williams at saka si Polly? Depende. Wala na nga hong word ngayon about Polly eh, 'di ba? Kung ito ho ba eh
Ite-trade pa. Natigil ho yan eh. Pero hindi ho natin alam. Baka biglang gulatin tayo. Alam nyo naman yung San Miguel ngayon. Maliin. Biglang may mga pabulaga. Kenneth Paul Garcia. Si Brownlee ba gagamitin sa FIBA Asia Qualifiers sa February, boss? Mukhang malabo yan. Di makaka-insayo eh. Diba? So kung 3 months man yung hinihintay ho nitong si Brownlee, baka hindi umabot. Diba? Alanganin. Alamin natin sa SBP yan. Paul Jerome Guevara, anong title ng show mo, Lods? World Snow World? Let It Snow? Wala pa ho akong title. Ito ho ang programa na walang title. Sa ngayon, gamitin muna natin yung No Cooking Show. Okay? So sige, mga kaibigan, kailangan ko nung magpaalam. Alam ko, ginagabi na ho kayo. It's 10:35. Di ba, Len? Next week po, no, we'll try to air on time para makasama ho natin si Homer sa iso. Nakakaya naman ho kay Homer na paghintay ko kanina ay told him na on time kami. Kaya lang ho, nag-extend yung PBA because of the overtime game. No, eh hindi ho tayo naka-air agad, no. Kailangan ho niyang pumasok na sa Chicago, may trabaho 'yan si Homer eh. Okay, so on that note, isa lang ho, re-share niyo naman ho sana 'yung broadcast saka bago kami matapos, ano, mag-heart naman po kayo doon sa mga nag-react na at nagkomento. Maraming salamat po sa inyo. We'll try to do this regularly, okay? Para ho mas maging masaya ho kayo, tapos pag-uusapan ho natin 'yung mga topic ko sa basketball. Tapos 'yung mga gusto mong mag-live, okay, yung mga gustong maging part ng panel, i-open ho natin yan next week, slowly but surely. At saka gagawin ho natin is simultaneous na yung broadcast sa YouTube at saka dito po sa Facebook. Ha? Nagkaroon lang ho ng problema yung system natin kanina. Ewan ko ba, ano problema ng restream? Kailan ho tayo babalik? Tuesday o Wednesday? Wag ho bukas, ang hirap po mag-prepare. Isipin ho ninyo, wala akong nagawang ibang trabaho ko. Pin-repair ko lang ho. Pero ano masasabi ninyo dun sa pagiging glossy ng program natin? Ah, 'di ba may mga video support po kayo na nakikita? 'Di ba? So, kung mapapansin niyo kahit ako lang ho mag-isa na sa tech dati, meron kaming Richford Anciano, tsaka Jam Mariano, ay ako lang ho mag-isa. Pero kayo ho ba'y natuwa doon sa itsura ng ating pong program? Sa interface, 'di ba? Yung pagiging glossy, yung pagiging fast-paced. Okay po ba kayo doon? Sa Tuesday daw, boss, tataas ang ratings. Sige, try ko sa Tuesday. Pero ano, Wednesday na lang para may pahinga akong dalawang araw. Okay lang ba? Tsaka may shooting po ako ng ano eh. May shoot po ako sa Tuesday. Okay? Kaya hindi ho ako makaka-live. Si June Gabs, kayo ka lang nag-air ha? Ay nanood ha. Wednesday na lang po. Okay, Wednesday na lang, 8 p.m. Ah, kasabay na naman ng PBA. Oo nga. Kasabay na naman ng PBA. Tuesday yung malabo ako kasi nasa labas ako the whole day eh. Lunes, gusto ko naman magpahinga. Okay. Sige, sa Lunes na lang tayo. Okay, dyan na Golferic, Lunes. Kita-kits tayo. Tapos comment ko kayo sa baba. Kung ano mga gusto ninyong topic no, na pag-usapan natin sa Tuesday. Every broadcast natin, may apat tayong pag-uusapan para mabilis. Hindi ho boring, di ba? Okay, so sa Lunes and then sa Sabado ho ulit sa Sabado ho ulit tayo. Okay? Huwag natin sabayin yung PBA kasi mahirapan tayo sa oras. Okay? Guess ko raw si Chino Trinidad tsaka si Noli Ayala. Sige, try ko ilahin si Chino sa Lunes. Okay? Pag Wednesday kasi may laro yung PBA, Kuya Michael dyan, mahirap. Okay, so sa mga nanonood doon ngayon, maraming salamat. Sa mga nanonood doon ng replay, thank you so much po sa inyo. Pakireshare na rin po yung broadcast at pakifollow na rin po ang aming YouTube channel at saka ito pang Facebook page natin. Again, hindi ho ito para sa AdSense. No? Para dun ho sa kinikita ha. Serbisyo publiko lang po itong ating ginagawa. Okay, so magpapaalam na po ako. Maraming salamat sa inyo. Yung mga gusto nyo i-topic for next live natin on Monday, i-comment nyo lang ho yan sa baba. No? At gagawin ko ho ng paraan para yun ho yung madiscuss natin at makuha ko po yung mga info na gusto ninyo. May mga tanong ho kayo about trades, lagay nyo na ho dyan. Tapos ililista ko na ho para i-discuss natin isa-isa. Tapos try kong hilahin si Homer on Monday. No? Sunday naman yun dun sa kanila. Baka maluwag ho sa kanya. Diba si Noli Iyala, sige try din natin. Pero masama ata loob sa akin ni Noli Iyala eh. Huwag ka magalit siya, ha? Hindi ako galit sa'yo. Love you. Okay. Salamat po sa inyong lahat. Kita-kits tayo. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo sa akin. And hopefully, no, pag tayo po ay nag-live ulit, adyadyan pa rin po kayo. Thank you so much. I'll see you again this coming Monday, 8 p.m. Bye-bye. Love you all. Thank you.